So, yun yung limang exercise, guys. So, tandaan nyo yun. Kung gusto nyo itong gawin, kung gusto nyo na ma-develop yung upper body muscle group nyo, kailangan nyo itong gawin for at least once a week. Kung magagawa nyo ito twice a week or tatlong beses isang linggo, mas maganda, mas mabilis yung result. Hi guys, sa Arthur Bautista po ito and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng limang exercises para sa limang part ng upper body muscle group natin. Okay? Ano ba yung limang part ng upper body muscle group natin? Ito yung chest, ito yung back, ito yung shoulder, ito yung tricep, at saka bicep. Ayun yung major muscle group sa upper body muscle group natin. Okay? Para sa mga lalaki, kung gusto nyong ma-develop yung upper body muscle group nyo, kailangan itong gawing mga exercise na to for at least once a week or dalawang beses sa isang linggo, mas maganda at saka mas mabilis yung result. Para naman sa mga babae, kung gusto nyong ma-develop at saka ma-tone yung upper body muscle group nyo, ganun din, kailangan nyo itong gawin for at least once a week or kung magagawa nyo ito dalawang beses sa isang linggo, mas maganda, mas mabilis yung result at saka mas maganda yung development ng upper body muscle group natin. Okay? At saka sa video to, sasabihin ko rin dito yung posing routine ko. Ginawa ko yung first time posing routine ko sa bodybuilding contest kasi yung bodybuilding contest ko 11 weeks from now, guys. So, 11 weeks na lang, malapit na siya. So, ginawa ko, nag-practice na ako ng posing routine sa coach ko. Okay? Meron akong coach sa posing routine, pero yung diet at saka yung workout routine, akin yun, sarili ko yun. Sarili ako na nagpe-prep para doon. Pero yung posing routine, meron akong sariling coach. So, hinire ko siya para sa posing routine kasi hindi ko pa natatry yung bodybuilding contest before. Natry ko yung men's physique. Kaya ngayon, tinuturuan niya ako dito sa amin kung paano yung mga posing routine. Okay? Sasabihin ko po yun after ng mga exercise, sasabihin ko dito. Okay? So, kailangan nyo po mapanood tong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo kung sasali kayo sa bodybuilding contest or kung hindi man, eh sinasuggest ko na panoorin nyo to. Kung may matutunan man kayo sa posing routine ko, eh sana may matutunan nga kayo. Pero kung wala, eh panoorin nyo na lang at saka share na lang tong video kung may natutunan din kayo. Okay? Pero bago ko po isahan tong video, guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po ma-miss yung video ko. Kailangan nyo pong i-click yung notification button or yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng video, eh mananotify po kayo. Okay? At saka gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doctor, hindi po ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat hindi rin po professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, yung una kong tinrain or yung una kong win-workout, pagkapunta ko sa gym, ito yung shoulder. Okay? Ginawa ko itong shoulder na exercise gamit yung barbell. Ang tawag sa ginawa kong exercise, sa number one exercise ko, ito yung strict military barbell press. Ito yung para sa shoulder. Okay? Nag-focus lang ako dito sa shoulder. Nung ginawa ko itong workout na to, ang ginawa ko lang at least 10 repetition. Okay? Pero sa inyo lang yan kung ilang repetition ang gusto nyo gawin dito. Pero sinasuggest ko, kung mas marami kayong repetition, kailangan yung form nyo tama. Okay? Sinabi ko sa last video ko, kung pinanood nyo yung last video ko or last week na video ko, nagbigay ako ng mga exercises about sa shoulder exercises. So, ikiklik nyo lang yung button dito. Ay, mali yes. Or dito. Basta iklik yung bilog na button na yun. Hindi ako sure eh. Tapos, pag na-click nyo na yon, din nyo mapapanood yung mga iba't ibang klase ng mga shoulder exercises. Okay? Nagsabi ako doon ng mga iba't ibang klase ng mga shoulder exercises. And itong exercise na to, ito yung una kong ginawa. Kasi isa to sa part ng upper body muscle group natin. Okay? Yung pangalawa exercise naman na ginawa ko kayo sa gym, ito naman yung rear delts para sa shoulder ulit pero sa likod ng shoulder natin. Okay? Sinabi ko rin itong exercise na to dun sa last week video ko. So, kung papanoorin nyo yung last week video ko, eh magkasama yung dalawang yun. So, ang ginawa ko, pagkatapos ko dun sa unang exercise, pumunta agad ako dito sa pangalawang exercise na to. Pagka-workout ko dito, ang ginamit ko dito yung rear delts machine. Okay? Ginawa ko dito at least 15 repetition. Okay? Pero lightweight lang. Nasa sa inyo lang yan kung gusto nyo ng mas maraming rep or repetition or mas konti reps. Pero sa inyo lang yan, tandaan nyo, kailangan nyo dito ng full range of motion. Ano ba yung full range of motion? Ito yung mga sinasabi nila na kailangan kung gagawin mo itong exercise na to, kailangan magawa mo siya ng tama at saka mabanat mo yung likod mo or yung shoulder mo para ma-workout yung wino-workout mong muscle.
Okay? Ito naman yung sinasabi lang, half rep lang, tapos minsan binubuhat mo pero hindi mo na mabuhat ng maayos or ng todo kasi una sa lahat, mabigat yung binubuhat mo. So, kailangan mo magawa yung full range of motion, yung mabuhat mo yung tamang pagbuhat at saka ma-stretch mo yung tamang muscle group para mag-work yung muscle group na tinitrain mo or wino-workout mo. Okay? Ayun yung number one tip ko dito. Kailangan yung form, kailangan dito yung pag-train mo tama. So, pangatlong exercise, ito naman yung sa bicep. So, pangatlong exercise, punta naman tayo sa chest. Okay? Ito naman yung ginawa ko sa decline barbell bench press. Ginawa ko tong exercise na to uli, at least 10 repetition. Pero sa inyo lang yan kung ilang repetition ang gagawin nyo. Pero sinasuggest ko, kung nag-training kayo at saka nag-diet kayo at the same time, kung kaya nyong mas maraming repetition, depende sa weight na gagawin nyo, kailangan tama yung weight nyo at saka tama yung pagbuhat nyo. Okay? Kailangan nyo mag-progress dito para ma-develop yung chest nyo, yung particular muscle group na tinatarget nito, itong decline barbell bench press, ito yung sa lower part ng chest natin, okay? Ginagawa ko to kasi yung sa competition ko, sabi ng coach ko sa posing routine, kailangan kong ma-develop yung lower chest part ko. So, ang ginagawa ko, kaya to, kasama sa routine ko, kailangan kong ma-develop yung lower part ng chest ko o yung lower part ng dibdib ko. Kasi kailangan yun sa presentation pag nag-prepare ako sa show ko sa bodybuilding show. Punta naman tayo sa pang-apat na exercise at saka punta naman tayo sa tricep, okay? Ang ginawa ko naman dito, yung cable tricep pull down. Itong exercise na to, ginawa ako dito at least 12 repetition, tama ba? Or 15? Hindi ko na bilang eh. Kundi 12-15 repetition, okay? Bilangin na lang kung ano yung ginagawa ko doon. Pero kailangan ulit full range of motion. Yung tamang pagbuhat, saka kailangan na i-stretch mo yung tricep mo, yung kamay mo, hindi ka naka-curve dito kapag ginagawa mo to. At saka at the same time, hindi ganun dapat kabigat. Kung kaya mo mas mabigat sa ginagawa mo dito, kailangan mapifeel mo yung tricep mo na nag-burn or umiinit para yun yung ibig sabihin na tama yung ginagawa mong exercise para sa tricep. Hindi para sa likod at saka hindi rin para sa shoulder. Tandaan mo, kaya siya tinawag na cable tricep pull down para yun sa tricep, gamit mo yung cable. Okay? Last exercise o yung panglimang exercise, ito naman yung bicep. Okay? Punta naman tayo ngayon sa bicep. So, kung ginawa ko dun sa tricep cable pull down, ngayon naman, ito naman yung bicep cable curl. Okay? Bicep cable curl, pero gamit ko yung straight bar. Okay? Tandaan nyo to. Ang ginawa ko repetition dito, ulit, hindi ko matanda kung 12 repetition or 15 repetition. Kung gusto nyo, bilangin nyo lang each rep. Pero alam ko, at least 12 repetition. Okay? Kasi ang ginawa ko dito, hypertrophy set. Kung di nyo alam yung hypertrophy set, ayun yung repetition ng at least 12 repetition to 15 repetition. So, ayun yung ginawa ko. Pero, tandaan nyo, ulitin ko ah, pangatilang na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5... Pang limang beses ka ulitin, full range of motion kung gagawin nyo to, kailangan ma-feel nyo yung burn, yung sensation, yung init sa bicep nyo, ayun ang dapat nag-work, hindi yung shoulder nyo or hindi yung back natin, okay? Tandaan nyo, kailangan pag ginagawa nyo to, hindi kayo nag-jerk. Minsan kasi may nakikita ako sa gym, kapag ginagawa tong exercise na to, ang ginagawa nila inalagay nila yung weight sa pinakamahirap, sa pinakamabigat, tapos hindi naman nila mabuhat, ang ginagawa nila nag-jerk sila kapag binubuhat nilang ganun, okay? Okay? So, kailangan mag-stay lang kayo sa isang lugar tapos kailangan ang nag-work dito yung bicep. Kaya nga siya tinawag na cable bicep curl. Para lang siya sa bicep. Hindi siya para sa back. Okay? Kasi kung para sa back yun, tinawag doon dapat cable bicep back and bicep curl. Diba? Pero hindi. Para sa bicep lang yun eh. So, tandaan nyo yun. Okay? So, ito yung last exercise, guys. Hindi ko na ito nasabi kayo na sa camera. So, ang gagawin ko, ipo-voice over ko na lang dito sa mic. So, ang huli kong exercise, yung back. Ang ginawa ko nitong exercise, yung neutral grip pull-ups. Okay? Kaya siya sinawag na pull-ups para sa back siya. Okay? Hindi siya para sa chest, hindi siya para sa bicep or sa tricep. Completely para lang sa back siya. So, ang ginamit ko ditong grip, yung neutral grip, yun yung grip na magkadikit yung kamay natin na dalawang kamay para mag-pull-ups tayo. Ang ginawa kong repetition dito, 10 repetition at saka meron akong 5 kilograms na nakasabit sa likod ko habang nagpo-pull-ups. Maganda tong exercise na to para sa likod. Isa to sa compound exercise. Okay? So, kailangan gawin nyo rin to. So, ayun yung limang exercise, guys. So, tandaan nyo yun. Kung gusto nyo itong gawin, kung gusto nyo na ma-develop yung upper body muscle group nyo, kailangan nyo itong gawin for at least once a week. Kung magagawa nyo ito twice a week or tatlong beses isang linggo, mas maganda, mas mabilis yung result at saka makikita nyo yung pag-progress nyo, yung upper body muscle group nyo ay mas mabilis mag-develop, okay? So, punta naman tayo ngayon sa bodybuilding competition posing ko, okay? Guys, bago ko pakita itong video to, gusto ko muna sabihin na 11 weeks pa bago yung competition ko, okay? So, yung 11 weeks na yun, matagal pa yun. So, makikita nyo yung physique ko o yung body physique ko, yung katawan ko, medyo mataba pa ako. Sabihin kong mataba.
Pero mataas pa yung body fat percentage ko, okay? So, nagda-diet pa lang ako for at least 2 weeks. So, 11 weeks, mahaba pa yon para sa akin. So, kung makikita nyo yung katawan ko ngayon, at saka yung sa mga posing routine ko, first time ko pa lang itong ganagawa. So, hindi pa perfect. Pero kung mag-stay kayo dito sa mga video ko, i-update ko kayo by time to time para makita nyo yung progress ko at saka bagong mag-competition ko within 11 weeks, okay? So, habang nagsasalita ako dito, nakikita nyo na ako na nagpo-posing kasama yung posing coach ko, okay? So, shoutout ko rin yung posing coach ko. Kahit na hindi siya Pilipino, British siya. Stephanie Noble, siya yung unang coach ko sa bodybuilding contest sa posing routine, okay? Ulitin ko, yung diet routine ko at saka yung workout routine ko, wala akong coach kundi yung sarili ko. Ako lang yung nagco-coach. Pero itong sa posing, kasi hindi ko pa ito nagawa noon, so kaya nag-hire ako ng coach para sa sarili ko, para sa posing routine ko. In 11 weeks time, eh ready na yung katawan ko para mag-posing, okay? Excuse me. Una sa lahat, excited na ako guys, pero yung katawan ko hindi pa eh. So kailangan ko pa mag proper diet eh. So 11 weeks kailangan yung katawan ko ready na eh. Kailangan ko pa mag lose ng at least 9 kilos to 10 kilos within 11 weeks. Okay? So isipin mo, simula ngayon, kailangan ko mag lose ng at least 1 kilo a week. Yung 1 kilo a week, kaya kong gawin yun eh. Pero minsan, kaya kong gawin ng at least 2 kilos. Pero yung mag lose ka ng 2 kilos a week, masyado nang mahirap yun eh. Kumbaga, hindi na mahirap, pero hindi na siya healthy para sa katawan natin. So kung mag lose ka ng weight, sinasuggest ko, kailangan at least 1 kilo a week, okay lang yun. Tapos kapag nag lose ka ng 1 kilo a week, para ma-maintain mo yung muscle mo, kailangan mo mag-refeed. Di ko lang kung narinig nyo na yung refeed eh. Yung refeed, ito naman yung muscle natin na nakukontain sa katawan natin. Kung nagbabawas ka ng calories, syempre yung muscle tissue mo, para hindi mo siya ma-lose o hindi mo siya mawala, habang nag-diet ka, kailangan mo mag-refeed. Ayun yung mga magtataasan mo yung carbohydrates na pagkain mo, okay? Sa ngayon, ang kinakain kong carbohydrates, at least 300 grams. Para sa iba, mataas yun. Para sa akin, tama lang yun kasi sa routine na ginagawa ko. Tapos, pag nag-refeed ako isang beses isang linggo, ang ginagawa ko, kumakain ako ng 500 grams ng carbs. Yung 500 grams ng carbs, guys, mataas yun. So, kapag kinakain ko yung pag nag-refeed ako, so ang nafe-feel ko lagi na parang ang lakas-lakas ko kasi una sa lahat, pag kinat ko na yung carbs ko, kapag bumalik na ako sa low carbohydrates, ang mangyayari naman, 300 grams uli, low calories, tapos kapag nag-refeed ako, ang gagawin ko, high calories, high carbohydrates, pero low fat. Yung fat ko lagi, ang ginagawa ko, eh laging low. Kung ano yung ginagawa kong fat dun sa low calories ko, ganun din sa high calories ko. Pero ilalagay ko lahat ng mga calories sa carbohydrate. So, ang ginagawa ko, 300 grams ng carb tapos 500 grams pag nag-high carb ako or kapag nag-refeed the day. Sinasuggest ko, kung ginagawa nyo itong diet na ganito, ang sinasuggest ko, kung mag-refeed kayo kapag leg day kayo, okay? Kasi kapag nag-leg day kayo, kailangan nyo ng mas maraming energy, kailangan nyo ng maraming strength. So, ang gawin nyo, kapag nag-low carb kayo, gawin nyo yung low carb nyo sa mga exercise nyo katulad ng cardio, pag tinrain nyo yung upper body nyo. Pero kung ititrain nyo yung or i-workout nyo yung lower body nyo, mag-squat kayo saka mag-deadlift. Like yung sinasuggest na doon kayo mag-high carb. Doon kayo kumain ng mas maraming carbohydrates kasi kailangan nyo yung para sa energy. Kung mas marami kayong carbohydrates, mas marami kayong energy at saka mas marami kayong calories na pwedeng i-burn. Okay? Kasi yung pag-squat at saka pag-deadlift, ayun yung pinakamaraming calories na pwede mong ma-lose habang nag-workout ka, okay? Tandaan mo lahat yun. So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. So, ulitin ko, 11 weeks pa bago yung competition ko sa bodybuilding. So, kung nakikita nyo yung sarili ko, yung body fat percentage ko masyado pang mataas o masabing pang mataba pa ako. Kailangan ko pa mag-lose for at least 9 kilos to 10 kilos. So, by time to time, update ko kayo. So, ang kailangan nyo lang gawin, mag-subscribe lang kayo dito at saka i-click nyo yung notification button o yung bell button dun sa baba nitong video para once nag-upload ako ng video, mananotify kayo. Okay? Ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo at saka para din po sa lahat para makatulong po tayo na ma-develop yung upper body ng mga taong gustong mag-gym at saka ma-tone yung upper body base nila. Sa lalaki at saka sa babae. Okay? Greeting ko lang po kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Saka nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po ma-miss yung video ko every week. Kailangan nyo pong i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video at saka para makita nyo rin ako every week.
Saka guys, para makita yung progress ko, yung pag-lose ko ng weight by time to time bago yung competition ko. So, subscribe kayo at saka kailangan pamanoorin yung every video ko para makita nyo kung paano kong ginagawa yung pag-lose ng weight ko. 11 weeks ngayon, simula ngayon na 11 weeks hanggang matapos yung competition ko, okay? I-try ko yun, i-compile lahat para makita nyo by step yung competition date ko. Ulit sabihin ko guys, September 15. At saka itong competition na to about sa natural bodybuilding, okay? Hindi to steroid, hindi to yung may mga gamot, okay? Natural siya. I-test nila yung ihi mo at saka i-test nila yung blood mo at saka meron silang lie detector test, okay? So lahat yun, kung gusto nyo makita yun, yung preparation ko mula ngayon hanggang competition ko, standby kayo dito sa channel ko or subscribe kayo para makita nyo yung mga updates para dun, okay? Maraming salamat po at saka kita-kits po ulit tayo next week para sa bagong video, okay? About for today, thank you for watching guys. Peace!